Galit ba akong ano, kumuha pa ako ng PSA. May ginawa akong gabi. Nang 7 a.m. Wala pa ako tulog. Kasi may work ako gabi. Oh, okay lang. Welcome to Pep Live at nako, I am sure maraming excited sa inyo dahil mga makakasama natin ngayon ay ang mga naggagandahan at nagwagwapuhan na cast ng Zoomers. Let's all welcome them on the show. Hi guys! Hello! Ayan, so we have here our guests for today. Sige nga, guys, short intro lang about who you are para mas makilala tayo ng Pepsters. Of course, yung ibang mga Zoomers fans, no, they know you already. Pero, konting ano lang, intro, like kung how long have you been in the business and kung ano yung mga thoughts nyo for today. Okay, sige muna. Let's start with Harvey, ikaw na, go. Okay. Hello everyone, ako po si Harvey Bautista. I'm 20 years old, and I have been in the business for about 55 years. Yes, siguro mga 12, 13 years, I think. Ayan, okay, and then we have Kriza. Hello po, ako po si Kriza, ako po si Hope sa Zoomers, and siguro 5 years, nag-start po ako sa PBB ng 2018. Tapos, ayun po, nag-tuloy-tuloy na siya from there. And then Luke, of course, no? Hello po, ako po si Luke Alfred and Askokoy. And nag-start po ako sa showbiz po. So, 9 years na po. 9 years na po showbiz. Grabe, veterano na talaga to si Luke. Ayan, si Ralph, isa sa mga fresh faces natin sa Zoomers. Yes, hello po, ako po si Ralph De Leon and I play Atom sa Zoomers. Actually, nag-start po ako sa showbiz. Sumali po ako late 2022. So, bagong-bago po. Hey. And then, of course, we have Crystal. hello po. Ako po si Crystal Ball. And I play Tanya. And I've been in showbiz for... I started 2022 then. So... super bago pa din po ako. Ayan. Siyempre, no, bago tayo mag-Q&A, gagawin muna natin ang signature game dito sa Pep Live. We are going to play our icebreaker game, I Have Never. Okay, ready na ba kayo? Pero naman kayo yung answers. Okay. Number one. Never have I ever found a dumb excuse to text my crush. Ay, may natawa na. Kriza, ano yan naisip mo? Hindi natawa. May mga naalala lang ako. Pero ako never pa kasi sobrang shy ako mag-first movie. Pag-crush ko ha. Hindi ko kaya talaga. So, I have never. Okay, sino next? Sasagot. Ako, honestly, I have. Kumusta naman? Nag-reply naman dun sa crush mo nun? Pero syempre, huwag na natin pag-usapan. Okay. Alright, si Luke. Kasi parang meron siyang ano eh, experience. Ay, wala din. I have never po. Ay, ganun. Aso talagang ka. Aba? Ano ibig sabihin, Luke? So kapag ka may crush ka, sasabihin mo talaga, like, you don't need an excuse to text the person. Luke. Sorry, hindi mo na. Ay, sorry. Hindi, parang ano, so kapag ka meron kang like,
you tell that person straight out, like you don't have to find an excuse para kausapin yung girl. So straightforward. Nice. Wow, ayan, iba. Okay, si Ralph, parang hindi natin, parang nakarelate ka ba kay Lou? Siguro po dati ako, I have. Kasi ako hindi naman po ako very direct na tao. Kaya alam mo, naghahanap ng paraan. Okay. Ay, si Crystal. Napapangiti siya. La. Siguro po I have po. Pero, I have na lang po. Hindi ka na mag-defend. Ayan. Okay, ang cute nila, no? Ayan, hi Pepsters, and of course, the fans ng mga Zoomers, no? And very active sila ngayon. Nakikita natin, nagpa-flash, ang dami nilang mga questions. Ang ganda daw at ang gwapo ng ninyo. And meron pang mga tanong kanina. So, keep it coming, guys. We'll pick kung ano mang mga questions later na makikita natin. Okay. Number two, never have I ever cheated on someone. Ano? Never. Never. I have never. Yeah, never. Ay, bakit? Big no. Very big no. Kasi syempre, someone eh, diba? Tapos biglang, i-double cross mo sila ng ganun. Wala. Ako hindi ko lang talaga ugali yun. Kasi if ayoko na, magbabay na ako. Kaysa naman, papagsabayin mo na lang. Diba? Sabihin mo na lang na, sorry, may bago na. Ay, ang ganda ng mga ano ninyo ha, pananaw ninyo ha. At saka, tama na mas mabuti ng sabihin straight out kesa yung paasa pa, diba? Yung mga niloloko, hindi po namin ginagawa. Pesters. Ano yun, Ralph? Ano po? Hindi, mag-uwa ko daw po si Harvey kasi sinabi ni Chris na kami lang po yung niloloko. Ay, wow! Grabe. Okay. Ayan. Number three. I have never drunk dialed an ex. Ba puro ex? I have never. In fairness, I'm very honest, si Chris. Ano sinab? I mean, how did it go without giving any details? Pinagsisihan mo? Ganon. Ayun, pinagsisihan mo after? Or parang okay na rin? Po? Pinagsisihan mo? Or like afterwards, okay na rin na nagawa? Okay lang sa akin. Kasi parang after nun, kasi hindi pa naman kami dun that time sobrang break. Like parang may space lang. Ganon. Pero technically, break na rin. So, tapos tinawagan ko pa. Ayan, thanks Harvey. Ayan, oh, may isang netizen no na nagsabi na patanggal daw. Gusto niya makita ng yung gwapong face. Ayan, diba? Ang refresh nila kahit ang aga-aga. Okay, number four. Ito, medyo light. I have never gone on a solo trip. Ayan, sino ba mga adventurous dito? I have never. Pero like, lagi ako lumalabas mag-isa, mga simpleng labas lang. Pero like, yung trip talaga trip na malalayo or bakasyon talaga, never pa. Gusto nyo i-try? Ako gusto ko i-try. Masaya po siya. Saan ka nagpunta? Ako nagpunta ako ng New York for 1 week. Na solo trip. Hindi nga! Nung pandemic po kasi, kami ng family ko, nagpunta po kami sa States. Kasi medyo nakakasakal na din po dito sa Pilipinas. Alam niyo, hindi kayo makalabas. Na-stuck lang kayo sa bahay. Kaya parang nag-decide lang po kami for a bit na umalis para magbakasyon, ganun. Tapos, yun, parang natripan ko lang po na pumunta sa New York. Kasi never pa din ako nakakapunta dun eh. Kaya sobrang enjoy na mag-isa, mag-ikot. Parang wala ka nang iintindihin kundi sarili mo. Kaya kung saan mo trip kumain, parang enjoy lang talaga siya. Anong pinuntahan mong lugar sa New York doon na pinaka-favorite po?
Siguro po Central Park. Wow! Kasi po sa Pilipinas, wala tayong mga ganong kalawak na parks. Mga parks, mga yung tatambay ka lang doon, the breeze, yung higa ka lang sa grass, ganun, very, very movie-like na scenario, kaya enjoy din po. Wow, si Crystals, na-try niya na eh, sabi niya I have. Yes po, sa Bohol lang po, sa province, sa island, na may mga parts doon na parang I went on my own, tapos nag-hike or nag-beach po. Wow! Grabe, adventurous as in solo travel. Saan ka nag-hiking doon? May mga ano po doon, mga sikat sa Bohol, like sa Alicia Park po, sa ano po, parang malayo po siya sa city. Then I went to some beaches na malayo din po sa city. So sa Duero or Panglao, pero malapit naman po siya. Pero overall sa Bohol, parang I went around po. Hirap din nun ah. Bakit ka nag-solo travel doon? Parang ano lang, feel mo lang? Or parang soul searching ka, ganyan? Ay, hindi po. Parang kasi I'm a nature lover talaga. So I love to go into nature. Tapos when, kapag kahit mag-isa po ako, parang masaya naman kasi I feel more connected and grounded po. Mm-mm. Ayan. O yan, try natin ang solo travel, guys. Okay, number 5. I have never relieved myself in a public pool. Na experience niyo ba yan? When you were younger. Siguro nang bata. Pero yung bata, for sure. Pero ngayon hindi na. Nakakailangan po. Kasi diba may kulay. Kulay chlorine. Yung naging blue. Diba? Pero nung bata, aminin naman natin, nung bata, yes. Nung bata talaga. Acceptable pa noon, 'di ba? Kasi bata pa pero pag na yun. May mga kasabay kayo na kakayanin. 'Di ba? Tatawa sila. Ayan. Okay. Next, I have never gotten into a physical fight. Have you experienced it? For girls, or for guys, mga sapakan ganyan. Hindi one-on-one, pero 2v2. Hindi, like, parang napaaway yung friends, ganyan. Parang napaaway yung friends kasi friends nila na may nagkaroon ng physical. Pero like, hindi yung isahan na. Ay, actually, meron. I have pala grade 5 ako. Pinaaway ako, sinabunutan niya ako eh. So, wala akong... Shout out mo. Nakalimutan ko na yung name niya. Sorry. Ba't bata pa ako nun eh. Gusto ko yung syempre lalaban ako. Diba? Eh kasi gano'n pag mga bata, that's babae, like, nagyayaya mag-ano. Okay, ayan. Okay. In fairness, napaka-honest nila Crystal and ano, talagang na-experience. Kasi boy. Being honest. Always, honest kami, ha? Never. Nag-like ka? No, never. Ito ba? Hindi ko malig siya. Never nga. Yeah, okay. Ba? Ano ba talaga? Basta. O diba, live sila nag-aasaran guys, ang cute nila. Sila Luke and si Ralph, never talaga din. Ako for sports. Kasi sports ko naman po talaga is combat sports, yung judo. Mm. Kaya kung consider nyo yung naaaway, hindi madami na ako nasalihan. Grabe. Pero sports naman, parang hindi naman siya yung dahil. Hindi naman po yung suntukan. Yung sapahan. Wala. Nag-judo si Ralph eh, diba? Okay. Ayan. Next. I have never snooped through someone's phone. No. Ako nagawa ko na yun. So, okay, phone ni mama. Okay lang ba yan? Ako din, nagawa ko rin. Phone ni mama. Ako rin. Phone ng mami ko. Phone ng puyo ko. Okay, I have. Bakit niyo binasa? Ano lang? Curious lang. Or may tinitignan ko ano bang ginagawa ng mama ko sa phone ko, phone niya, ano mga picture niya doon, gano'n. Ano, curious lang ako. Pero like yung social mga ibalik friends or ano, hindi ko ginagawa. Kasi privacy yun eh. So, no. Ayan. Yung boys, anong take nyo dyan? I've never. Ako, I have. Kasi, ako sa ex ko. Oh? Oo.
Kasi medyo... Ano mo parang feeling ko? Ano mo parang feeling ko si Harvey Pedro? Ay, baka sinungaling. Uy, bakit? Kasi sinungaling daw ako sinasabi ni Chris, ha? I have never done that. Ito ba? Hindi na. Oh, sige, ipatapusin na natin si Ralph. Ano yun? So you texted you checked your ex's phone. Why? For good reason. Ano kayang good reason yun? Hindi, kasi paano ba sabihin? You weren't fighting naman when you did it. You weren't fighting. It was parang, for something. Parang may away po ata kasi. Let's just leave it at that. Yun na lang po. But for a good reason. Ano kaya yun? Okay, sige. Sige, pagpasin na natin si Ralph. Okay, next. I have never been called a player. Never. Good boys. Diligent, never. Ako, ito si Luke. Ako naman. Hindi ako, I have. Parang ikaw, Chris, ba't nagsisinungaling ka. Bakit? Ano? I have never na naman siya. Bakit? Player ba ako, boys? Player ba ako? Hindi, guys. Hindi ako player. Pero wala ever nagsisino kayo na, ah, alam mo, parang feeling ko, babaero ka player. Feeling mo? I have. Iba naman kasi yung context ng tanong mo eh. Hindi naman siya, have you ever been called a player? Na kumbaga parang, ay hindi ito. Ay, yun ang sabi. I have never, you have never called a hindi, player. Hindi, seryoso. Hindi yung pabili. Okay, sorry. Okay. If seryoso, I have never. Pero like, if palaro or piniro ko, babaero ko, ganyan, or so dami mo namang laki. I have. Like, kung may misconception sa'yo, pwede nga sabihin na I have. May point si Kreza. ano yung sagot ni Harvey? O, bigyan natin siya ng chance to defend himself. So, may misconception ba? Nagkaroon na misconception na feeling mo may nagsasabi babaero, pero hindi naman. Parang ganon. Hindi, I have naman. Siyempre, pag-tropa, nung bibiroan, ganon. A player to si Harvey, ganon. Pero, ayun. Playful. Pag playful lang, pag banter lang naman. Pero hindi naman yung seryoso. Ako sa akin, seryoso yung sa'yo. Sa akin, seryoso yung sinasabi sa akin. Pero yung pag-biruan ng angel. Mga kaibigan. Ay, in fairness. Okay. LQ yan, sabi ng mga ano, pepsters. Huwag kayong mag-LQ daw. Ano, crispy. Okay. Next. I have never been caught lying. I have. Oo. Sige, pwede bang mag-share na kahit mostly parents naman talaga nakakahuli sa atin pag naglalay, di ba? So ako, mama ko din. Mama ko din. Magaling kasi mga mami. Alam nila. Ano ba yan yung tipong, saan ka galing? Ganon? Hingin mo palang alam na nila. Oo. Saka lagi nila sinasabi na, papunta ka palang pabalik na ako. Yes! Ayun na sinasabi yun. Grabe, no? Ganyan naman talaga. Kapag ka may generation gap, no? Hindi mo na talaga sila malilin lang. Okay, ayan. O, diba? I have sila lahat. Si Crystal. I have din po. I have. Sa parents din? Yes po. Ayan. Okay. Last na. I have never replied to a basher. I have. Never. Ako, I have. Gino, sabihin mo. Hindi ko maalala. Kasi may mga, hindi naman madalas, pero may mood ako talaga na palaaway. Palaban. I have time today, ah. Ako din. I have. Pero sobrang dalang. Siguro once a year. Or twice lang. Sobrang bihira lang. Go. I don't think I have. Sige, Arby. Go, Arby. Parang sa point na ako mag-reply. Kasi sobra-sobra. Oo. Pero ako, hindi ko talaga tinuloy yung Ako nagre-reply lang ako pag sobrang may mga nadadamay na like yung family, sobrang malalapit na friend sa akin. Pero like yung pag sa akin lang ako pa.
Ayun. Si Harvey, ano yung sobra-sobra na for you? Hey, pag dinadami na yung family. Dahil pag dinadami na yung family, ganun. Friends, ganun. Na parang, kung yung issue muna sa akin, may dami yung mga, ano ko, di ba, pamilya, tropa ko. So, ayan. Si Luke. Ako para sa akin po, ano. Oh, nagre-reply ako, pero sobrang bihira lang din. Ang nagtanda ko pa dati, nag-tweet pa ako dati ng sabi ko, okay lang na i-bash nyo ako personally, pero pag in the future may masirang friendship or relationship dahil sa mga sinasabi nyo, dun ako, parang dun ako makapagsabi ng hindi mo galit na salita para sa akin nyo. Parang ganun. So, opo. Ayan, si Ralph. Ako never pa po. Never. So, diba? In fairness. In fact, kay ba? Kay, ano, Ralph, in fairness, wala siyang basher. Meron naman. In fairness naman kay Ralph. Okay. Meron ayan, naman. Si Crystal. Ikaw ba? May encounter ka ng basher. Oh, first, but if, minsan lang, if may madamay friends or family, ayan, same. So, yun talaga, no? Okay. Grabe, no? O yan, love ng Pepsters yung vibe ng group daw ninyo. Sabi, ang dami nilang mga, ano, kanina, no? Reactions. Natutuwa sila sa inyo. Ang cute nyo da. Diba? Napaka, ano nila, suabe and natural. O, Ralph naman. Chris V, huwag kayong maghihiwalay. Ayan. Love? Wala pa man. Ayan, of course, no, para mas makilala pa natin ang Zoomers, guys. Syempre, ito na, itanungin naman natin sila tungkol dun sa experience nila about this whole show. Kasi ang galing, no, na panood natin, na subaybayan natin from the auditions up to the series. Kayo, briefly, can you share any most memorable part nyo when you were doing the auditions and now that you're finally here na napapanood yung show ninyo? Okay. Teka lang, nag-iisip. Play ka muna, Harvey. Sige. Kaya ako nga pinasa kay Kate. Oh, sige, Crystal. Sina ka memorable sa audition muna, no? Audition muna. Ay, audition. Sige. Sa audition siguro nung parang ginagawa na namin ni Harvey yung scene na kilig-kilig tapos parang sinabi, kikita namin ni Herbie na tumatawa sila direct sa likod ng camera. Tapos parang sinabi nila na, next scene na agad tayo kasi parang minamanin niyo lang yung eksena. Yun yung hindi ko makakalimutan. Yun yung nakakalimutan. Yes. Yun yung nakakalimutan. Yeah, oh, sabi niyo, memorable. But sasabihin niyo, grabe, nakakahiya. Hindi naman, memorable. Siguro nung nagka-mayo si Milo, yun yung memorable. Kasi sa akin, si Milo kasi yung nurse, doon po sa Zoomers. Super close kami, we're super besties talaga. Tapos parang trio kasi kami, so yung producer, ako, tapos si Milo, sobrang close kami. Tapos parang nung nagpunta po siya sa set, nagulat ako na nandun siya kasi sinurprise niya ako na magkaka-mayo pala siya. Tapos nagka-scene pa kami together. So ayun po, yun yung parang super happy ko sa set. Ayan, who wants to go next? Ano memorable sa inyo? Siguro yung sa akin nung niline up na kaming lima. Nung napili na kami, para bang, kasi syempre inuna muna sila, ano, sila Kay, ganun sila Luis, tapos, okay, kami na yung isa sa alam, tapos we were called one by one, nilinya kami, tapos ayun, sinabi na yung mga roles namin, tapos yun na yung Zoomers, so very memorable yun for me. Tapos yung, sa taping naman, memorable, siguro yung, since napalabas na naman, siguro yung eksena last night. Yung rage scene ni Jigs. Kasi tagal namin shoot yun. Tapos ilang beses ko pinagsasampal to si Luke. Grabe. Pero, yeah, very memorable yun. Very memorable yun. Kasi, I mean, we had fun naman. Intense eh. Ang intense ng eksena eh, di ba? Parang confrontation scene. Oo, mas intense. Mas intense. Gulat sila lahat eh. Yung eksena ni Jigs. Kagabi. Na parang intense. So nag-usap kami ni Harvey po nun sa pool. Sabi ko, pare, gulatin mo sila. Binigyan ko siya ng consent para hindi siya mag-hold back. Natulak mo ako, ganyan. So, nung nasa ano na kami, nung mag-take na,
nung nag-ano to, nag-galit to, nagulat sila lahat. genuine po talaga yung reaction namin na nakita niya mahapon. My gosh, ang galing. Okay, so meron talaga kailangan may trust, no? Between co-stars para ma-achieve yun. Galing. Especially, very physical yung eksena na gano'n. So, syempre, di ko naman po pwede. Bigla ako na lang sasampalin si Luke, di ba? Or pag binumura ko siya or what. Syempre, pinag-usapan ko muna namin yun bago gawin yung eksena. How about si Crystal? During the auditions po, siguro po when I had to do the tumbling, tapos okay naman po sana yung mga tumbling, death drop, pero pagkatapos nun, I went straight to script training. So, nag-throw lines po ako while naghinga pa ako. That's why parang sa auditions, nakita mo parang out of breath po. So, yan. Tapos sa, during the taping, yung fight scene, yan po, super na-shock kami doon kasi hindi kami nag-expect na ganun siya ka, So, ano pala talaga yun? Talagang candid reaction yung nakunan doon sa episode last night, ang galing. And of course, si Ralph, ano yung iyong memorable part sa audition? Well, sa audition po, siyempre nung in-announce po na Atom yung makukuha kong role. Kasi, I mean, first opportunity ko po talaga to showcase my acting skills, to really be on set. Kaya yun, sobrang memorable ko po talaga ng moment na yun na, kumbaga, trust nila direct na may bibigay ko lahat ng kaya for Atom. And then, on set, yung memorable po talaga sa akin yung kagabi, yung confrontation namin ni Dino. Kasi, sobrang, actually, nung scene pa lang, ba't kayo tumatawa? Hindi ko rin pa ito. Nung scene na yun, before that, yung nag-aaway pa si Jigs pati si Kokoy, ako galit na talaga ako yung Dino. Kasi, as in, ramdam ko yung galit, yung inis na ba't niya ginawa yun. Kaya, hindi po masyadong acting talaga yung scene kagabi. Tapos, it was very easy then to bounce off of Luis. Kaya maganda po yung kinalabasan ng scene. Galing ni Luis eh. Galing Luis. Magaling si Luis. Sobrang galing ni Luis. Grabe no, talagang pang-ignite ng away talaga si Luis eh. Yun. So, eto may mga nagtatanong kanina na din dito, no? Yung mga Chris Harvey fans din. Ano yung reaction nyo na talagang maganda yung suporta? Kasi of course, sinabi na nga nila Direk Loren, no? Na nakita talaga nila yung chemistry sa inyo from the get-go. And eto, nakikita natin, may ganun ding reaction yung fans. How do you feel about it? Actually, nagulat ako. Hindi ko talaga siya in-expect na magiging ganun yung reaction ng tao. Kasi parang, hindi ako wait lang. Sorry na to. Wala pa nga eh. Sorry. Kasi nowadays, yung mga tao talaga, especially sa TikTok, hindi mo alam kung sino talaga yung bigla na lang nilang magugustuhan or susuportahan. So, nung time na parang nagulat ako, nagtitrending kami ni Harv, tapos nagugustuhan nila yung mga eksena namin, kung paano kami mag-interact with each other, nagulat ako. And syempre, happy ako. Hindi ayoko ah. Masaya ako na ganun yung reaction ng mga tao. Kaya nga, super happy din kami ni Harvey na ginagawa namin yung mga TikTok together, yung mga gusto nila na makita from us. So yun, of course, nagulat po kami. Ayun. Kasi sabi nyo nga kanina, no, na parang kahit nung audition pa lang, ibig sabihin, hindi, kasi first time you to see each other ba during the auditions? Or meron na ba kayong previews na pagkikita? It was the first time. Before the auditions, magkakakilala na po talaga kami. Actually, friends naman na kami. Nung matagal na po kami magkakilala, tapos parang matagal na rin kami na nagkakasama. Kasi same friend group kami. So, yung mga friends ko, friends niya rin. So, pagka may ganap or may labas, nandun siya at nagkakasama kami. So, hindi pero, kaya pero... Go Harvey. Eh, para sabi nga ni Chris, nagulat din naman ako sa reaction ng mga tao. Kasi,
yun nga, like what we were talking about kanina, this was originally for YouTube. Tapos biglang prime time, di ba? Tapos seeing yung reaction ng mga tao, hindi lang sa characters namin, Jigs and Hope, pero yung dynamic namin dalawa ni Kreza, and seeing how big it got na nag-trending siya sa Twitter, ganun, sa TikTok. Nakaka... siguro kilabot, nakapuno ng puso seeing all those reactions and these edits and these tweets about sa amin ni Kreza. So, yan, nakapuno ng puso. Ayun, kasi it could have easily parang turned out na ma-awkward kayo kasi friends kayo, pero ang galing na man nakatulong pa dun sa eksena ninyo or yung auditions pa lang, di ba? Opo. Ewan ko, sa akin kasi mas parang, mas okay talaga mag-start ng friends. Ay, oh, ayan na. Pero mga nagtanong dito kanina, no? I mean, ang sinasabi ko, ang minimin ko, ang minimin ko lang is, mas comfortable kami kasi parang kilala na natin yung isa. Ayun, linawin mo, Kreza. Kasi parang iba yung naisip namin. Charot. Ayan. May nagtanong dito kanina, no? Meron daw bang kissing scene ang Chris V na aabangan dito sa Zoomers? Kasi yung mga iba may mga kissing scenes, di ba? And tatanungin natin yung iba later. So kayo, meron ba na aabangan? Nakilig moment bago magtapos? Hintayin na lang po natin. Yeah, panoorin nyo na lang. Yes. Ayan. Okay, kasi inaabangan talaga. Siyempre, no, isa sa mga, may mga matinding kissings. Hindi mga matindi. Isa sa mga inabangan. Kasi from the press ko, napag-usapan na natin yung mga kissing scene, no? Si Crystal, and you had a kissing scene with Kay, di ba? During one of the episodes. So, ano na? Ano nang reaksyon na nakita mo na, ayan, napalabas na sa YouTube and sa primetime TV yung kissing scene nyo? Super na-shock po. Kasi, yeah, it's my first time seeing myself on TV. Tapos may kiss scene agad. I'm like, parang nahiya din ako kasi I'm shy na nakakissing scene ako. Pero I don't regret it po. Kasi super, I'm so proud na I was able to do that with Kay. Tapos, tapos, me and Kay, same din kay Harvey and Krisa, we started off as friends din. So, may connection din kami. Makatulong din po siya na more comfortable with each other. So, ayan. And from the get-go, you were game to do that part of the series, diba? Yes po. Nagkausap kayo bago yung take dun sa bar? Opo, nag-usap kami. Tapos parang we was both shy to each other. Pero we did talk about it. Tapos we said na it's okay if you touch me here, dito. Basta we're both comfortable with each other. Bakit? Hindi ko sakit. Ang cute kasi nila eh. Diba? Hindi, kahit off-screen, cute talaga sila. Para silang, sobrang, as in sa like, sobrang close talaga sila. Sila, no? Yes, in a way. Ang cute. Even yung dun pa lang sa pag-ihip mo, nung pag-ihip ni Kay ng mata mo, dun sa una ninyong pagkikita, diba? Parang, ang cute na agad. Parang talagang may kilig vibe. Ayan. Of course, isa pang may kissing scene dito si Luke, 'di ba? With Sabel nga ba yung kissing scene mo, tama? Erica Davis. Okay, so 'yun yung mga isa ding mga unexpected scenes kasi she was your friend's sister sa story, tama ba? Yes, so 'yun, kumusta yung dynamics niyo naman ni Erica? Para po sa akin, okay naman po. Okay naman po yung dynamic namin. And nag-uusap naman kami before mag-shoot ng first kissing scene. So, kahit pa paano meron kaming kumbaga ground sa sinusunod para alam namin kung ano ba yung komportable gawin at hindi komportable gawin. Ayun. Chill naman kayo. Chill naman kayo. I like, ikaw ba, mali-mali. Ikaw ba in real life, okay sa yun? Possible yun na magkaroon ka ng casual relationship with your friend's sister, ganyan. Oh my gosh, parang medyo intense. Naisip ko, sabi, ako, para sa akin po, para hindi. Hindi, kasi ano po kasi talaga ako, parang pagkaibigan ko po,
Eh, paano pag ma-inlove ka na talaga sa ate niya? Ipigilan ko. Kaya mo? Off-limits, tropa muna eh. Oo, mapigilan ko. Para sa akin. Anong connect nun? Is that bad? Hindi naman. Parang... Makakasira na ng friendship. Ito ba? Bakit sa Erwan siya kasi sa... Ewan. Para sa akin. Baka para iba yun. Kasi parang... Kumbaga, para sa respect. Respect na. Pero sa perspective natin, girls, feeling mo ba parang okay lang, di ba? Hindi kasi ako yung older. Just thinking, isa sa mga best friends ko started dating my older sister. Mawibigyan ka, but is it wrong? Yeah, like, hindi siya wrong. Hindi siya wrong. We're just... Parang we don't wanna deal with that. Magkasama tayo ng elementary, bro. Tapos kinala mo yung sister mo dati, tapos ngayon kayo na. Casual kayo. Diba? Parang, iba talaga. So, para sa akin, hindi ko. Parang hindi ko gagawin. Parang nung pag-ibig, nung best friend, kagawin ni Jigs at Tico, parang hindi talaga. Ayan, yung tanong ko naman next kay Ralph na medyo nasagot niya na kanina, yung scene with Luis, kasi talagang intense din yun. Meron ka pa bang any other thoughts about that na ang ganda rin na inabangan din yun kasi yun yung isa sa mga eksena na sa auditions pa lang ginawa nyo na, di ba? Opo. Well, yung scene po namin... Wala. Si Harvey parang maiiyak, nakakatawa. Oh, hindi. Sige na. Yung scene po namin na yun, actually, finilm yun around 2 or 3 a.m. na. So, umagang-umaga na po, pagod na kami. Pero, syempre, bibigay pa rin po namin yung best namin. Kasi one of the highlights po talaga ng Zoomers yun eh. Kasi, di ba, doon po na-reveal talaga na may... yung twist ng kwento na may tinatago talaga si Dino. Tapos yung past ni Atom na discover na din. Kaya maraming na-unravel sa scene na yun. Okay. Yung kayo ba ni Isabel, na-establish na ba yung love interest? Or meron ba na abangan sa Zoomers? Hindi pa po sobrang na-establish pa. Pero abangan nyo na lang po kasi baka may biglang lumabas na lang. Meron. Parang nakikita ka. Kasi I remember sinabi din Direk Loren na meron siyang nakikitang chemistry for the two of you. Possible po. Kaya abangan nyo. Ay, okay. Ilan na ba tayo? Two eps? Last two eps? Or three eps? Kasi ito Friday, no? So we have tonight three episodes. Ayan. Baka lumabas. Ito na. So, any advice from the creators or siguro mga life peg ninyo na tine-treasure nyo after this series? Ano yung mga binigay nila sa inyo na things to remember ba or lesson or observation if not exactly an advice from the creators because you got to work with Direk Loren, si Direk Ted, and again si Direk Direk Chad Vidanes. Yun. Sa akin po, yung advice na binigay ni Direk Chad sa akin kasi ako happy po ako na sinasabihan niya po akong may potential, na malaki pong potential mo na magaling na artista. Kaya, and he also says that it takes a lot of work. Kaya yun po talaga yung tumatak sa utak ko. Na potential is just potential kung di mo talaga pagtatrabahuhan. So, it really takes a lot of work to be a good actor. Kaya, kailangan po talagang, you know, pag-usayan yung craft. Yun po talaga. Okay. Si Crystal. Same din kay Ralph po. Marami pong lessons ako natutunan from Direk Ted and Direk Chad. And I can see na my acting did improve after the auditions. Kasi I learned some new skills from Direk Ted. Tapos Direk Chad also helped me sa acting. He gave me another point of view din po. So I'm really grateful na I learned more since the auditions po. Ayan. Si Luke. Ako para sa akin, ang isa po sa mga natutunan ko
ay pag nasa dressing room po kami, tapos pinapaliwanag sa amin yung directed yung mga kailangan ipaliwanag na kailangan mong maramdaman ito. Tapos parang, di ba ganun si director? Na emotion. So parang, merong times kasi pag nag-acting po, parang may times na minsan na nasa skip ko yung ganung part ng process para so parang by saying na sinasabi sa amin yung direct yun, parang naalala mo. Oo nga, no, parang ganun. So parang malaking impact sa akin na kailangan ko talaga siyang gawin. So kahit syempre kahit di ko na in the future makatrabaho sa direct, at least magagawa ko na siya. Ayun po. Ayan, of course, si Kreza. Sa akin pa, hindi, kasi parang wala sa akin, wala akong matandaan na ever like sinabi nila sa akin na one-on-one na ganon. Pero siguro yung lagi ko naman dadalhin and never ko makakalimutan sa kila Direk Lauren, Direk Ted, and especially Direk Chad, yung lagi lang nilang pinapaalala sa akin na kahit na anong mangyari, just stay who you are, like maging eager ka pa rin sa gusto mo, maging... ibigay mo pa rin lahat, like huwag kang maging chill lang lagi. Yung mga ganun po nilang paalala, yung simpleng reminder nila na ganun na every time magkikita kami or every time may work kami together or may project kaming ginagawa together, yung simpleng pa-reminder nila na ganun, sobrang malaking bagay na yun kasi parang nagigising ka eh. Parang naaalala mo na, oo nga, no, tama nga itong sinabi ni Direk, dapat ganito, ganyan. So yun po. Ayan. Okay, and then Harvey. Ako siguro, hindi rin siya direct advice na binigay during Zoomers, pero this was advice given to me last year by Direk Lauren. Enjoy my process of whatever it is you're doing. Kung audition man siya, or nagtitaping kayo, or doing interview, or what. Just, parang, kumbaga parang slow down. Kasi minsan, I tend to overthink it. I get anxious, ganun, tapos ang dami kong naiisip, tapos na-derail ko yung sarili ko. Tapos yung advice lang talaga na binigay sa akin ni Direk Lauren, just slow down, you know, enjoy the process, ganun, presence of mind, kumbaga. So, yun, bit-bit ko po talaga yun ever since sinabi niya yun sa akin. Kumbaga yun na yung naging anchor ko pag nasa trabaho ako, tapos nararamdaman ko na na-derail ako to lock in. Kumbaga, I just remind myself na parang, okay, I just need to slow down and enjoy yung nangyayari ngayon, be in the mood. Correct, because especially for the three of you, including Luke, na you waited for quite some time before getting this big break. So, kayo, siguro ano lang yung thoughts nyo during that waiting season na, or nakuha nyo now na ito, you're being given a time to shine in ABS. Actually, sa akin may mga times na talagang naiinip na ako. I'm very open about it na parang ano ba to? Tama pa ba to? Maraming times na mag-overthink ka if tama pa ba 'yung pinapasok mo. Tama pa bang naghihintay ka? Are you in the right path? Are you in the wrong right timing? Kailan ba yung dadating? May marami akong ganun. Pero siguro yung pinaka nakatulong sa akin para hindi ako mag-overthink sa mangyayari sa future ko. Nag-focus talaga ako sa nangyayari sa present ko and kung what can I do to control my present. So yun, nag-start po akong ibaling yung attention ko. Hindi ako nag-focus sa acting for a year. Nag-focus ako sa social media. Pinakita ko yung personality ko. Ang dami kong naging online friends, ganyan. Tapos, nag-vlog ako, naging active ako sa social medias ko. Tapos, eventually, nagustuhan ng tao. Tapos, everything follows. Like, itong Zoomers, yung mga susunod na projects, lahat nagsunuran na siya. So, ako, nilagay ko lang yung utak ko sa kung ano yung nangyayari sa presence ko and kung ano yung bagay na makokontrol ko. Kasi, I don't have control na sa mangyayari sa future ko or will I get this project or para sa akin na ba to? Kasi, at the end of the day, tadhana pa rin talaga yung magsasabi kung time mo na eh or hindi eh. So, ayun po yung nakatulong sa akin. And parang sobrang happy lang nung nakuha ko na yung finally first ever lead role po. So, ayan.
Ako rin po. Yan ko rin kikilinja. Totoo yun. Meron po kasing times talaga na mapaisip ka talaga. Ako kasi bilang breadwinner sa family ko. So, kailangan ko talaga magtrabaho. And gusto ko din naman makatulong, syempre. Pero, meron yung times na wala kang trabaho, nag-i-take ka ng opportunity, tapos hindi ka pumapasok kasi, kumbaga sinasacrifice mo yung pagpasok mo para lang, alam mo yun, makatulong, ganyan. So, talagang, ano siya, very challenging. Kaya nakwento ko ng press con, sobrang kami natuwa ng mami ko nung na-announce na isa ako sa lead role. So, talagang matagal na mahinintay yun. Pero kahit paano naman, nabibigyan naman ako ni Ibis sa Star Magic ng mga racket na mga young, mga ganyan, tapos mga iba't ibang teleserye. Pero ngayon lang ako naging lead role. So, very thankful po. Ngayon po. And then Harvey. Ayun. I think pretty much same din naman yung sentiments namin about yung natitenga, ganun, di nabibigyan ng racket, ganun. Ako, honestly, yun, diba? Oo, ilang beses na rin usapan yun. Yung sa akin naman, talagang I almost gave up. Talagang mag-quit na ako. Legit, kinausap ko na yung mom ko, dad ko, no, kumbaga na parang, eh, wala naman nangyayari, di ba? After graduating sa Gawin Bulilit, natenga ako for a while. Nabibigyan naman po ako ng mga racket, ganun. Pero I guess at the time, it wasn't what I was expecting kasi after ako sa mag-graduate sa Going, nagutom ako eh. Kumbaga parang okay, eager ako to prove myself na parang hindi lang ako para sa Going Bulilit. Alam mo, hindi lang ako para sa light comedies. Talagang, ginusto ko talaga i-prove yung sarili ko. And hindi ako nabibigyan ng opportunity to do so. So, parang nakakadismaya. Pero tama talaga yung patience tsaka sa tamang oras. Kasi I think na kung binigay itong Zoomer sa akin when I was younger or before, hindi ako makakapag-commit like I am now. Yes, so may tamang oras talaga for everything. So yeah, I mean, it was a long wait talaga. It was a really long wait. Pero I would say na sobrang worth it ng kinalabasan ng Zoomers. Correct, no? And I remember vividly, sabi nga ni Direk Loren sa'yo, malalim sa auditions pa lang si Harvey, di ba? Okay. Di ba? Alam, kumbaga, alam mo na meron talagang ibibigay dun sa role. Ayan, so napakaganda. Ang cute ninyo, ang saya ninyong tignan and pakinggan dun sa mga chika nyo. And we got to get to know you better. Sabi nga nila dito, may mga nagko-comment na very open kayo about your feelings for sharing your thoughts. No? At eto na, sa ating last part, meron tayong would you questions. Eto yung mga real life take ng ating cast dun sa mga scenes na napanood natin sa Zoomers during the past few nights. So, okay. Eto, number one. Would you confront a friend who betrayed you? Yeah. Yes. Yeah. Harap-harapan. Anong value nun? Tingin nyo? Honestly, di ba? Parang, kasi if they betrayed you, maghahanap ka ng answers eh. Mm-hmm. Ako for me to just, gusto ko lang ng closure or kung ano man mangyayari. Parang just to move forward para mapag-usapan lang and kung paano na ba to, ano na bang plano mo, ano na bang gagawin natin, yung ganon. Just para lang mawala yung confusion bakit mo nagawa. Like para lang to answer the question sa utak mo, sa utak ko, na kung bakit at paano nangyari, yung mga ganun po. Like parang to clear out lang lahat ng confusion and para maka-move forward dun sa problema. For me, ayun, importante kasi. Ayun, so, sino bang gustong sumagot? To me. Sige, ako, hindi po right away ko i-confront. Siguro bibigyan ko ng time para lang i-process kasi ayoko kasi magkaroon ng kumag-aaway man, yung magsaparan pa kami, di ba? So, iwas tayo sa ganun. And yun, siguro i-confront ko siya. Tama yung sinabi ni Krita. Para lang malaman mo kung bakit niya ginawa yung bagay na yun. Bakit mo ako binitray. So, yun lang. Ayan, si Ralph. Saka tama po yung sinabi na Luke na to give it time. Mm. Kasi wala pong mapupunta yung usapang very high on emotions. No. Kasi lalabas lang yung galit, yung inis.
Kaya mas okay na po yung kalmado na kayo pareho, tapos pwedeng pag-usapan ng maayos. Kaya if ever ma-resolve, di okay. Kung hindi, di okay lang din. As long as ma-clear up lang yung situation. Yeah. Saka may closure. No? Mm-hmm. And yung important. Crystal. I would confront them straight away po. Kasi I can control myself naman. So, ang gusto ko lang malaman bakit. Like at that moment. Yeah, ang mahirap kasi if hindi matagal mo alam. Mm-hmm. Eh. Diba? Kapag matagal na, parang wala na yung essence na bakit siya parang naka-move on ka na lang naturally kapag ka sobra ako oo agree ako kay Crystal na hindi pa sobrang tagal ko siya papatagalin na sobrang kasi if like sobrang tagal na or parang ano na naka-move on na tayong lahat iba ng chapter ng life natin tapos doon mo pa lang a few days ganun yeah siguro a few days actually hours hours lang joke lang joke lang ayan. Hi tayo kay Nico Tuazo, nag-hi siya no kay na Kreza and sa Zoomer. So he's from Pep Team. Excited siya ma-meet kayo soon no sana sa office makapag-chikahan tayo diyan. Okay, number two, would you consider befriending someone who's your complete opposite? Ako mostly nga ng mga friends, not mostly, sa yung mga iba kong friends, as in complete opposite ko, kasi parang nababalance nila ako. Mm-hmm. Kasi ako very bright, very happy, ang saya, let's go out, ganyan. Tapos mayroon naman akong friends na, teka lang naman, wait lang, ganyan. So parang nababalance lang. So importante rin na talagang meron kang ano eh. Ka-opposite. Ka-opposite eh. Kasi nababalansi ka niya. Or parang na titimplan pa naman. Parang yin-yang. Naalala ko kasi dito yung eksena ni Ralph do when he apologized to Harvey. Yung during the first few scenes or episodes ng Zoomers na okay, parang iba sila or parang feeling niya meron siyang hindi maganda yung initial impression pero he went out of his way na to be part of the group, ganyan. So may mga ganun kayo na parang off to a wrong start pero later on, ay, magkakasundo pala kami. May ganun kayo na experience. Yeah, for sure. Oh, and for sure. Si Ralph ata natanong. Ay, sorry. Kung may experience kayo na ganun. You'll be surprised din po kasi doon po sa mga opposite doon din kayo matututo eh. Yung mga out of your personality, yung hindi mo usually gagawin. Yeah. Parang mapapasamba ka sa mga trip nila din eh. Kaya masaya din kasama yung mga opposite. Eto, next question. Would you leave a GC when you don't like someone from the group? Ako hindi mo. Imimit ko lang yung GC. Parang okay na lang masyado. Ang dramatic. Oo, sober naman. Si Atom lang. Si Atom lang. Drama. Ako hindi. Ayan, hindi daw sila. In fairness, chill tong grupo na to. Okay, next. Would you ever... Eto na nga ba... Would you ever fall for the same? Ah, eto na yung kanine. Would you ever date a friend sibling? Sinagot na nila tayo. Next na lang. Would you ever fall for the same sex? Ayan. Yung issue ni na Crystal and Kay. Ganun levels. Crystal? Si Crystal na lang siya yung naka-ano, eksena. Grabe sila, no? Ito lang kasi nabasa ko. Pero, medyo nag-gets ko siya. Yung same sex ba yan? Yes, yes. Same sex. Would you ever fall for it? No, I'm just confirming. Nag-gets mo. Ah, yan. Siguro po, maybe right now, I'm not sure po. Pero baka sa future, I'm not sure. Ayan. Okay, you're open for it. Open ka sa possibility na yan. Pero for now, hindi mo pa alam. Okay. Ayan, hindi pa alam ni, ano, ni Crystal. Okay, eto, last. Would you date someone from the Zoomers? And maraming nagtatanong na Pepsters kanina, ha? In fairness. Si Crystal muna, si Crystal. Crystal? Siguro,
Wala po. Kasi we're all friends naman. So, I'm not sure. Pero parang wala naman po. Wala daw. Ako po ano, wala din po sa akin. Turing ko po sa kanila, mga kapatid po. Ayan, mga tropa. Mga kaibigan. Waral. Ako rin po, hindi po. Kasi parang pamilya na din po. Nakapatid. Ayaw, Harvey. Ayaw, si Harvey. Ganda ng lames, ha? Ganda nga ng lames. Sige na, Harvey. Ganda ng araw. Sige na. Ano ba to? Ceiling ba to? Eiffel Tower yung view. Ano, si Harv muna? Ako wala akong subject. Maybe naman. Boring naman yun. We don't know. Boring! Wala pa mas daily. God. Hindi, ako open naman ako. Gaya-gaya ka lang sa mga. Wow, parang malaki subject mo. Nabasa mo utak ko. Well, hindi, sa akin ako. Hindi ko alam, honestly. Kasi, hindi ko alam. Hindi naman ako yung lalaki, di ba? Pero well, if meron, open naman ako. Open ay, ko. Grabe. Mga Chris V fans. Feeling ko, maaso sila. Pero ayan, meron din kasing question kanina na paulit-ulit yung nabasa, no? Ihabol ko lang. Single daw ba kayo? So, isa-isa. Sino ba? Mga single ba kayo? O are you dating anyone at the moment? Oh, ayan na. Wala lang. Okay, sino muna? Crystal? Single. Ral? No. Ako din po, no. Okay, si Luke? No po. Ah, mabibilis nila sumagot, ha? Okay, Harvey? Single. Single. Si Krenza? Single. Ay, okay. Para napaisip ka pa, siguro may mga nanliligaw dito kay Krisa, tas tipong parang pili-pili muna tayo. Ayan. Okay, oh my gosh, thank you so much guys ha, for everybody na sobrang game ngayon sa pagsagot ng mga chikahan natin. And mas nakilala namin kayo dahil dito sa mga pagiging open ninyo na sumagot sa ating games. And now, of course, this is your chance to invite Pepsters and your fans to watch the last few episodes of Zoomers. And of course, meron din sa YouTube, diba? Ayun. Go ahead, guys. Okay. Hello, Pepsters. Kami ang Zoomers. And sana panoorin ninyo ang last three episodes this week ng Zoomers, 10:15 p.m. sa... Kapamilya Channel Live. Kapamilya Channel. Kapamilya Online. Live. ABS-CBN. ABS-CBN official YouTube channel. Yes. Ayan. So for sure ba? Kasi yung kagabi, intense eh. Yung mga last few nights ba talagang may mga madami pang exciting na magagana? Exciting siya. So kailangan abangan nila. So, yun po. Ito sasabihin ko, the next three episodes builds off yung episode last night. Yes. Kasi so, simula pa lang yun. Yes. So yeah. Kumbaga, itong last three episodes, I mean, last four episodes since last night, ito na yung third act ng buong Zoomers. So, dito na magkocollide lahat. So, ngayon! Yeah. Wow, exciting! Ang ganda ng mga nangyari. Eh. Nasubaybayan natin yan, guys. Okay. And of course, can you also share with Pepsters and the netizens kung ano yung mga, kung saan nila kayo pwedeng i-follow on social media? Dahil nakikita ko ang daming mga humahanga sa inyo, no? Ayan. Saan kayo pwedeng i-follow? And po sa akin lahat at MS Krisa Taa lang po yan. Sa YouTube, Krisa Taa. Facebook, Krisa Taa. And lahat ng username ko, MS Krisa Taa. Okay. Ako po, HRVBTSTA. Ayan, it's over here. Pretty much the same naman yan sa lahat ng softnet ko. Alright. Ralph. Sorry, Crystal. Ako po, dito lang po lahat. Ang giti, Crystal! Okay. Ayan. And then, of course, si Luke. Saan ka namin pwede?
And ako po, follow na rin po ako dito po. So, ang dami. You have a YouTube channel, di ba? Thank you po. Diba? And si Kreza din may YouTube yan. Follow nyo sila. And of course, si Ralph. Yes. Ralph_DL lang po on IG and TikTok. Thank you. TikTok. Ayan. So, what's next for you guys after Zoomers? Meron ba kaming iba pang aabangan or anything na exciting na gusto ninyong abangan namin? Abangan niyo po. Baka if may maraming... Sana! May season 2! Kami yan din namin alam. Sana season 2 for everyone. So, guys, kasi alam ko yung mga nanonood gusto din nila. Okay. Ganito yan. Kung gusto niyo ng season 2, you need to let them know the process. I-tweet niyo, mag-comment kayo, share niyo yung mga live namin. Yeah. So, wala. Nasa inyo yung power. I-tag niyo. Itag niyo sila, guys. Seryoso, if you guys want season 2, you need to let them know that you want season 2. Na may demand. Call mo, si Direk. Correct bitin eh, no? Magandahan ninyo talaga dito. And of course, nakikita naman natin, kitang-kita natin, Pepsters, no? In real life, ang ganda nung ano nila, mga banter nila at kulitan nila dito sa Pep Life. So once again, Pepsters, the Zoomers, every night. And thank you guys for being with us here today. Bye! Bye po! Bye, Pepsters! Bye po! Bye!